We know.
Praise I would to everlasting.
Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating Sunday School, ang ministeryo ng Countryside Baptist Church, Pasig City. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa biblical na pagkaunawa sa pagiging disipulo ng Panginoon, this biblical understanding of discipleship. We have gone through the second to the last topic, third to the last, and then ngayon po yung pangalawa, and then huling topic po, Lord willing, next Sunday. At ako po ay nagpapasalamat dahil sa Panginoon, sa pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin upang tayo po muli ay makapaglingkod sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang salita. At tayo po ngayon ay nandito na sa modified ECQ. No? Kumusta po ang lahat? I know some of our folks are moving around, going to the mall, going to the market and other places. At nagkakaroon na ng mobility, kahit ang EDSA ay nagkaroon ng traffic, no? As you observe yesterday. At bagamat ang ating gathering bilang iglesia ay hindi pa rin po pinapayagan under modified ECQ, ay nagpapatuloy po tayo sa biyaya ng Panginoon. Now, sa buhay Kristiyano, makikita natin ang struggle, no? No, this is not a bed of Christianity is not a bed of roses. It's not even just aiming heaven tomorrow and do nothing today. No, hindi po ganun ang Kristiyanismo. But there is a reality on the struggles that every Christians is experiencing, no? Parang illustration ko diyan ay yung elevator, no? I suppose you all of us have used elevator going to buildings, no, or even malls, no. Mapapansin natin kapag yung prinsipyo ng counterweight, no, alam natin 'yan, no. Even Pastor Lem knows that, he's a mechanical engineer. Makikita natin habang tumataas tayo as we aim high on the higher floors, ang counterweight natin ay mas lalong bumibigat. Now, imagine ninyo yung dalawang, ito yung elevator, then there's what we call a counterweight, no? Paano aakyat yung ating elevator, no? Kailangan niya ng mas mabigat na counterweight kapag mas mataas na floor ang pupuntahan natin. At mas magaan na counterweight kapag nasa mababang floor ka naman. Okay, so it's not an absolute illustration, but a more of a relative illustration of a Christian life. As we aim for holiness, there's this struggle to sin. No? Meron talagang pangamba ng pagkakasala habang tayo ay nagnanais na sundin ng Panginoon sa kabanalan at katwiran, ay nandoon ang temptasyon, nandoon ang mga bagay-bagay na maaaring makahadlang sa atin, just like that elevator system. No? Ngayon, titingnan natin sa ating teksto sa Romans chapter 7 ang mga mahalagang pag-aaral patungkol sa buhay Kristiyano na mayroon talagang realidad sa sinasabing struggle sa kasalanan or the indwelling of sin of our lives. Bakit hindi ito nawala? Hindi ito nawala dahil tayo pa rin ay nasa tinatawag natin na old age. No? We must approach our salvation in an objective sense, na tayo ay nasa mundo, sa lumang mundo ng kasalanan, bagamat tayo ay binago na ng Panginoon, iniligtas niya, at pinasimulan ang bagong panahon ng biyaya at ng espiritu at kaligtasan sa ating buhay, tayo pa rin ay nananatili sa ating lumang panahon. This is the old age of flesh. And there is a real struggle in our lives. No, tayo ay nagkakaroon ng pakikihamok sa mga bagay na may kinalaman sa kasalanan at kabanalan. At tayo ay nagkakaroon ng tension. No, there's this tension para tayong, kumbaga, yung ano, no, yung palaro na yung tug of war, no? Kung saan there's this struggle between sinning and holiness. And indeed, we're still responsible for our sins. No, hindi tayo mga robot na walang pananagutan sa ating kasalanan. Bagamat tayo iniligtas ng Diyos, meron pa rin tayong pananagutan. At bawat kasalanan ito ay may pananagutan tayo na dapat natin pagsisihan, hingin ng tawad sa Panginoon. Bagamat ang paghingi ng tawad na ito ay hindi nakakatulad ng
ng tinatawag natin na justification o yung epekto ng pagpapatawad ng Panginoon na tayo, dahil tayo ay diniklarang matuwid na ng Panginoon, no? Hindi nagpareho. But we need to ask forgiveness to our Father so that we could maintain a smooth and intimate relationship and fellowship to the Father as we live our life here on earth until the Lord Jesus Christ comes. So there is indeed sa ating mga Kristiyano ay may totoong pakikibaka, no, sa ating laman, sa mundong ating ginagalawan. We have this world system, no? Nandito pa rin tayo. And of course, ang kaaway ng ating kaluluwa, si Satanas, no, nandito pa rin sa ating buhay, no? So, if you have read Romans chapter 7, ay makikita natin ito, na ito talaga ay isang struggle. The first part, from verse 1 to 12, is actually the effect of law to the unbelievers. No, pagdating ng verse 13, there's a transition point of the actual experience of Apostle Paul as a believer in Christ, that there's indeed a struggle. There's this tension that is happening to not just to Apostle Paul but for every Christians. At anong kaugnayan ito sa ating discipleship? You know, this indwelling sin is indeed an enemy of discipleship, because discipleship aims every Christian to grow, no, in holiness, in righteousness. However, this indwelling sin in our lives impedes, no, talagang hinuhold niya na tayo'y lumago sa pananampalataya at sa biyaya ng Panginoon. No, so yun yung dapat natin tingnan sa pag-aaral na ito. As you seek to grow as a Christian, no, yan naman dapat ang naisin natin bilang mga Kristiyano, na tayo ay lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Every Christian right now, if you're listening to me at sa broadcast na ito, lahat tayo may layuning lumago sa pananampalataya. Na hindi natin nanaisin na tayo ay bumalik doon sa buhay ng kasalanan na dati na nating naranasan. Help others to grow as Christians, no? Sabi nga, no? Of course, there's also a responsibility for each one of us to encourage. Kaya nga yan yung means of discipleship. The last two lessons that we have discussed regarding the means. What are those means? Follow godly example. That's one. We need to be a godly example to others. And we should follow mature believers in our lives, no? Their lifestyle, the way they, their attitudes, no? Etc. and etc. And then, of course, to check that is of course our to teach one another. That's another responsibility. Now, as we become a model to each one, we should teach one another. And there's a challenge for us because there's still indwelling sin, not the problem of sin in our lives. No, yan yung challenges na ating and then of course we must respond. Na tayo tumugon. Now we cannot be passive on the challenges of sin in our lives, that we must be active, we must be sober, we must be vigilant, no, not to be succumb with these sinful acts, no, na makikita natin. Maingay. No, so the main idea is that the sin that dwells within us and within others opposes our discipleship. May kasalanan, no? Nakakalungkot nga, may mga patotohang Kristiyano na, ligtas na ako, Brother Ed, kaya wala na sa akin yan, sisiw na sa akin yung kasalanan. No, yun nakakalungkot na ano yan eh, na patotoo, no? That lacks reliance to the Lord, that exposes the pride of man, no, not relying on the grace of the Lord, no, na kayang-kaya nilang kasalanan. Of course, hindi natin kaya ang kasalanan kung wala ang biyaya ng Panginoon. So, in every step of the way, but by God's grace, we can overcome it. Amen? So, yan ang layunin natin. Bakit tayo nagkakaroon ng discipleship program sa mga churches natin? One way to encourage every one of us is through godly example, that's one, and another one's teaching, no? So
we're now on this teaching one another na as means of our discipleship, our growth to the Lord. No, kailangan maging, kumbaga sa profession, continuing professional development. Tayo rin, bilang Kristiyano, may continuing theological and or Christian development in our lives. No, dapat may progress tayo. Whether that be in terms of our biblical knowledge, whether that be in terms of our holiness, whether that be in terms of our godly example, no, ay dapat ay lumago tayo sa Panginoon. In fact, we could also add in terms of our missional outlook to the church, no? So lumalago rin tayo doon sa in terms of our support sa mission at marami pang bagay na maaari nating makita. So overcoming. Now, on the first 12 verses, if you have read it as part of your reading assignment, Paul says that even though God's law is good, it brings death to sinful people. See? So yung kautusan, that's the instrument of God in exposing that evilness of sin in our lives, no? That and that would result to death. Ayan, brings death to sinful man because it provokes our sinful nature to act out against it. So you see, yung kasalanan ang nagpapatingkad ng pagkamakasalanan natin, yung kautusan ang nagpapatingkad ng kasalanan natin. But even without the law, our status before the Lord is sinful. However, ano yung function ng law? Mas pinapatingkad niya pa yung ating pagkamakasalanan. At in this very instrument provokes us to act against the law of God. No? So but we know that God's law is good. No? Sabi nga ng ni Apostle Pablo, kung gagamitin natin ito ng tama, mabuti ang binubunga ng kasalanan sa atin. Dahil ine-expose nito yung kasamaan ng kasalanan sa ating buhay, kahit na sa ating pagka-Kristiyano. Hindi lamang ito applicable sa mga di mananampalataya, ngunit higit sa lahat sa ating mananampalataya. No? That the law cannot save us, definitely, but the law would remind us that we need the grace of the Lord as we continue in our Christian life. So yan po dapat yung makita natin yan. Okay? So yung nature to act against it, napaka-importante niya. No? And then there's also, eto nga, shinare ni Pablo dito sa kanyang mga talata, ang kanyang actual struggle on sin. So there is this two tension of the old age that bring that was brought about by the flesh, by sins, and by judgment, ay idinala, pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang biyaya ang bagong panahon ng kaligtasan, ang bagong panahon ng pagpapala. No? So tayo ngayon ay nandito, we're between these two worlds on a struggle. No? Kaya nga yung kasalanan pa rin sa buhay Kristiyano ay realidad pa rin. No? Sa ating buhay dahil tayo ngayon ay nandito. Kailan mawawala yung lumang panahon o yung old age? When the Lord Jesus Christ come back once again to receive us to His glory. No? Then we will receive our glorified body, saka pa lang mawawala itong old age. No? But now, we're still, as we anticipate the Lord's coming, we're still on this struggle. By the way, the old man had been, masasabi rin ng talata sa Biblia na ito ay was crucified with the Lord. So, wala na yung old man eh. We're new creature in the Lord. No? Huwag nating sisihin yung old nature sa pagkakasalanan natin. No? Yun nga, nagkakaroon ng problema dun. Kapag nagkakasala ka, old nature. Kapag gumagawa ka ng mabuti, new nature. No, parang yung mga kano. No? Ulitin ko lang yung ilustrasyon ng kano. Ano bang papakainin mo? Yung asong itim o yung asong puti? Pag pinakain mo yung asong itim, kasalanan. No? Pag pinakain mo yung asong puti, kabutihan. Ang tanong, sino yung may kasalanan? Yung aso o yung nagpakain? No? So, hindi ganun yung model ni Pablo eh. Kasi ang sabi ni Pablo, tayo ngayon ay nasa struggle between this old age. Yung old man
napangako na kasama ni Kristo. So hindi na to, hindi na dapat itong problema. Tayo mismo may problema in ourselves on this struggle, no? Ayan, may nag-text. So yun yung problema ng bawat Kristiyano. I suppose every one of us, lalo na ngayong panahon ng ECQ, marami talagang struggle, di ba? Maraming dahilan bakit hindi tayo lumalago sa Panginoon. Maraming mga temptasyon, di ba? Oh, hindi ko na kailangang isa-isahin yan, no? But as we go on with our life during this quarantine period, may kita natin ay yung struggle to holiness nandyan. Real in Christian life. But of course, if you're unbeliever, ay baliwala yan. Magpapatuloy ka pa rin sa iyong kasamaan. Ngunit bilang Kristiyano, may struggle sa atin. No? Okay. So, as we discuss verse 13 and 25, we discusses how, even though we are, we Christians have been given a new life, no, under this new age by the Spirit, sabi dyan, and are no longer under sin's dominion. Of course, the power of sin ay hindi na sumasaklaw sa mga mananampalataya. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. But of course, there's still what we call the indwelling of sin in our lives. And this indwelling of sin opposes the effort to grow in the Lord Jesus Christ. So yun dapat yung ma-realize natin. No, meron pa rin hahad lang sa atin sa paglago kahit na tayo iniligtas. Ito yung kasalanang nahanahan sa atin. Bunga ng na tinatawag natin na old age of sin, of curse, na hindi pa nawawala dahil hindi pa dumadating ang Panginoon. Kaya nga sa dulo ng talatang ito, si Pablo ay nagsusumamo at nagpapasalamat sa Panginoon na sa takdang panahon ay darating ang Panginoon at siya ay tatanggalin sa lumang panahong ito. Okay? So, ganun yung struggle nating Kristiyano. No, hindi tayo dual identity. That's wrong. No, tayo ay, pag gumawa ka ng kasalanan, you're responsible for that. Pag gumawa ka ng kabutihan sa ayon sa biyaya ng Diyos, yan naman ay ikaw din ang gumawa niya. No, wala na yung asong puti sa kaasong itim na kung sino yung pakainin mo. So, lumang tugtugin na yan, ha? Pag may narinig kayong kano na nag-preach na ganyan, hindi yan ang tamang modelo. Tingnan natin yung modelo ng ni Pablo dito sa Romans chapter 13. Verse 20, Romans 7 verse 13 to 25. By the way, before we discuss that, makita natin yung dalawang view dito sa talatang yan as we approach. Dalawang view, no? One view is what we call the unregenerated view, but that's not my view. No, as I study the scripture, it's more on the regenerated view. O ito yung struggle ng actual na Kristiyano na iniligtas ng Panginoon bagamat meron pa ring impluwensya ng kasalanan na nahan sa kanyang buhay. No, so dapat ganun yung approach natin. Sabi nga dito, if you read on verse chapters 5 and 8, it's about the result of righteousness by faith, which includes this passage, no? So as we look on chapter 5 6, 7, and 8. The sheep from present tense is most naturally explained as a sheep from Paul's unregenerated past. No? That's on verse 1 to 12. And there's the transition point on verse 13 and down to 25. Makikita natin yung to his present regenerate condition, especially with the use of the six emphatic ego o yung I. No? Yung kanyang, kasi nga si Pablo ay mahilig doon sa diatribe. Sometimes meron siyang imaginary na kausap. Hindi nababaliw si Pablo, no? It's actually a literary technique na kung saan may kinakausap siya, no? To drive his point, no? Upang ipahayag yung kanyang mga puntos na nais niyang ipahayag. Okay, as we read on these verses. So this will be our approach, no? So this more of a regenerated view wherein there's indeed a real struggle for Christians, no, regarding his sins that indwells in his life. And this is actually the enemy of discipleship. Sometimes, the very reason why Christians don't grow
is still they're catering to these sins, no? No. Of course, yung isang dahilan nito, baka brother talagang hindi ligtas. No, perhaps. That's one, no? Kasi lahat naman ng anak ng Diyos lalago dapat eh. Tama ba? No? Pangalawa, mayroon talagang struggle. No? And of course, may overcome natin tong struggle na to sa biyaya ng Panginoon. Hindi tayo mananatili doon. Of course, struggling with sin for 10 years, no, what do you think? Ay hindi naman katanggap-tanggap yan. No? 10 years, chicks pa rin yung struggle mo. No, hindi mo ba na-overcome na yon sa biyaya ng Panginoon? No, so yon. But of course, yung sinasabi ni Pablo dito, yung habang siya ay sumusunod sa Panginoon sa kabanalan, nandoon yung opposing force na tinatawag. Yun nga, imagine natin uli yung elevator, no? System. Habang gusto mong tumaas ng floor, mas mabigat yung counterweight niya. Ganun. Ganun yung illustration natin dyan. Habang nais mo ng kabanalan, mas may tendency sa kasalanan. Yung struggle, yung temptation. What then? That which is good made death unto me. God forbid but sin that it might appear sin working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. You see, yung kautusan, yun nga yung nagdadala ng mas pinapatingkad niya yung karumihan ng kasalanan. Yun ang, but law itself is not evil, no? Sinabi rin ni Pablo dito. Ang function ng law, expose yung kasalanan. Na mas patingka rin ito. At makikita natin yung tendency din na to oppose the law. Habang ino-oppose mo yung law, anong nangyari sa isang tao? Lalong bumibigat yung kanyang kasalanan. No? Verse 14. For we know that the law is spiritual. You see? So it's actually a spiritual instrument. Ang kautusan, hindi siya kaaway actually, no? Sa isang Kristiyan tulad natin, kakampi natin yan dahil yan ay nagpapaalala sa atin, no? It's actually a guiding post, but for unbelievers, no, itong sumusumbat sa mga makasalanan ang kautusan, no? Iba yung function niya for unbelievers, nabanggit doon sa verse 1 to 12. Dito, nakikita natin that law is spiritual, but I am carnal. You see, there's this contrast, meaning si Pablo, nare-recognize niya pa rin that he's still under this old age of flesh, no? Of sin, this old age. Yun yung kita natin dito. For that which I do, I allow not, no? For what I would that do I not, but what I hate that I do. You see? May naising ka na gawin na kalooban ng Panginoon, pero nandun yung temptation, nandun pa rin yung reality na hindi mo ito magawa at magawa mo yung labag sa kalooban ng Panginoon. No? By churi, makikita natin, no? Alam natin yan eh. Yung saltang I would know here, no, refers to the knowledge that goes beyond the factual and includes the idea of intimate relationship. By extension, this word was sometimes used to express approving or accepting. So, that this it sense here, Paul found himself doing the things he did not approve of. You see? No, sometimes in our life, may mga tendency pa rin na sa pagkakasala, no? Na talagang struggle sa atin. At minsan, dumadating talaga sa buhay natin. At si Pablo mismo, naranasan niya, no? If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Mabasahin ko muna lahat ito muna, no? Eventually, kukontrast natin. Now then, it is more I that do it, but sin that dwelleth in me. You see, the indwelling of sin is there, the presence of sin. For I know that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing. No? For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. No? Yung struggle na
kahit na minsan sa buhay Kristiyano, babangon ka na lang sa Linggo, di ba? Araw ng panambahan. Oh, ano mga experience natin? No, each one of us siguro naka-experience ng sandysitis. Ano yung sandysitis? No, ito yung malubhang pagkaantok, no, na ibinubunga ng Linggo, no, sa atin, na ikaw ay nais ng patulugin upang hindi ka maka-attend ng morning service, no, at babangon ka sa hapon at sa tanghali para kumain. Pagdating ng afternoon service, ikaw na naman ay magkakaroon na naman ng kaantukan o kahinaan. Yan. Yan ang sandysitis, di ba? Na-experience yung lahat yan. No, there's indeed a struggle, but you will to perform the will of the Lord. Kaya kahit may sandysitis, babangon ka. Tama? At maghahanda ka para ka makapanambahan sa Panginoon. No? Verse 19. For the good that I do not, but the evil which is I would not that I do. No? So yung mga struggles na to. Actually, mamaya bibigyan ko ng contrast natin lahat to. No? Babasahin ko lang yung mga talata. Now, if I do that I would not, it is no more I that I do it, but the sin that dwelleth in me. Ang sinasabi ni Pablo dito, yung kalalagayan natin bilang isang binanal ng Diyos. No? Bagamat tayo ay nasa kalalagayang banal na, at tayo pa rin ay nandoon sa, we have this dual status, no, that we are saved, however we still a sinner before the Lord, and that sin that dwelleth in you, in us, no? I find then a law that when I would do good, evil is present with me. You see, dun sa ating paggawa ng kabutihan, nandun pa rin yung temptasyon ng paggawa ng kasamaan, no? That present is evil is present with me. For I delight in the law of God after an inward man. But I see another law in my members warring against the law of my mind. You see, there is this battle in the mind of Apostle Paul, no? The spiritual law of God and there's the law of the flesh, no? Na talagang nagkakaroon ng paikihamok sa kaisipan ni Pablo and bringing me into captivity of the law of sin which is in all my members, no? Kaya nga sabi ni Pablo dito in his conclusion, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? See, that's the question. So the word wretched there is actually ito yung picture ng isang tao na hinihila sa magkabilang panig. No, this old age of flesh, sin and judgment, condemnation, and then we have this old new age of spirit, grace and blessing. No, kaya nga yung magte-terminate ng old age sa atin, either kamatayan o yung pagdating ng Panginoon. Verse 25. No, ito yung motivation sa atin. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with my mind I myself serve the law of God, but with flesh the law of sin. So, he thanking the Lord. Actually, meron tong tinatawag na eschatological sense in which Paul is anticipating the coming of the Lord Jesus Christ. No? Para doon sa kanyang tanong na who will deliver me from the body of this death. No? Kasi lahat naman tayo, kahit Kristiyano, mamamatay. Either mamatay tayo o kunin tayo ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. No? So then with my mind, I myself serve the law of God, but with my flesh, the law of sin. So there's still this tension that is hanging in us as Christians. This tension of serving the law of God, which is spiritual, and this, but with the flesh of the law of sin, which is the sin that still indwells in us. No? So yun yung makikita natin dyan. So Paul's view of himself with these unregenerated days are a self-righteous Pharisee is different from this. No? So we reject the unregenerated view on this passage. No? So
So Paul used the inner man, as we have read on verse 22, is used by Paul only of believers. Also Paul in 2 Corinthians chapter 4 verse 16 and Ephesians chapter 3 verse 16. So the tension depicted here is consistent with Paul's view of Christian experience. Indeed, there is a real struggle, no? Na makikita natin dito. This on this tension. On verse 8, the cry, "Thanks be to God. I thank the Lord. I thank God through the Lord Jesus Christ." Is that of the a believer, no? So ito ay expression ng isang pananampalataya, pagpapatuloy na pananampalataya sa Panginoon. After the thanksgiving for deliverance, this session concludes by reiterating the tension of the ego or the law, showing this struggle that is in the believer, in the each and every believers, no? So this is consistent with Paul's eschatology of already and not yet. Already? Bakit already, no? Kasi dumating na ang Panginoon. Iniligtas na tayo ng Panginoon. Right? This is what we call the inaugural stage of God's kingdom. God's kingdom have already inaugurated through the first coming of the Lord Jesus Christ, and then it will be consummated on His second coming. No? So imagine yung dalawang circle. Actually, ini-illustrate ko to Sunday school eh. Dalawang circle na mag-intersect. Yung intersection ng dalawang circle na yan, nandyan tayo. The first circle is the old age, and the second circle is the new age of man. We're still on this struggle right now. No? So as we could see, that sin is a real force. No? Like a law. Law of the flesh. No? Or the flesh. With the flesh, the law of sin. That continues to dwell in each, in every believer. Secondly, as regenerated, sin is out of character for the Christian, no? Hindi na dapat, no? Talaga, hindi na dapat 'yan ang maging attitude, mindset natin. But the Christian is engaged in the tension and the struggle with his sin. So yun yung ating kakaharapin. No, kaya nga itong kasalanan na to, indwelling sin, is a real enemy for discipleship. No? Na makikita natin. It sums up with clear-sighted honesty, the tension with all of its real anguish and also its real hopefulness in which the Christian never ceases to be involved so long as he is living in this present life. Kailan matatapos tong struggle na to? Pag tayo ay namatay o kunin ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. No? So that's the end of the struggle na makikita natin dyan. So we could see here that the law and Paul's awareness of sin, no? Dito sa verse 13, he's aware of the sin, yet he's saved and still simultaneously saved and sinner, no? Yung kanyang status sa Panginoon. So ito na yung mga parallel statements natin, no? On verse 14, makikita natin dyan, "For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin." It has a parallel on verse 18a. No? I'm reading on a different ano, no? "For I know that's in me, that is in my flesh, nothing good dwells." So there's this what we call dual, no? Makikita natin yung dalawang yung sakop ng kasalanan, which is the old age and the new age on Paul's life. Also in verse 15a, "For what I am doing, I do not understand." No? Sa kaisipan ni Pablo, kabanalan, pero iba yung ginagawa niya. No? Katulad din sa atin, buhay Kristiyano, nais natin kabanalan, pero dumadating yung mga temptation, a real temptation in our lives, so that we will not progress in our sanctification as well as our discipleship. Also in verse 18b, "For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find."
No, there's this struggle in performing the duty of a Christian kay Pablo. Verse 15, for what I will to do and that I do not practice, but what I hate that I do. So there's this conflict, no? Verse 19, for the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do that I practice. No? Hindi. Brother, baka naman naguguluhan si dual personality si Pablo. No. Hindi dual personality si Pablo. Talagang yun yung actual na nakaranasan ng bawat Kristiyano. Naisin natin ang kabanalan, pero pag pre-practice na natin siya, in-actualize na sa buhay natin, there's still struggle. Maaring may humahadlang, maaring minsan ay tayo ay mapasuko nitong kasalanan na to sa ating buhay upang tayo ay hindi lumago sa Panginoon. Katulad nga ng illustration ko kanina, as we proceed with the higher floors of an elevator system, we need to have a heavier counterweight. Diba? Habang nanaisin natin na magpakabanal sa Panginoon, mas may bigat, may tendency ng kabigatan ng kasalanan sa ating buhay. No? Yun yung struggle ng bawat isa sa atin. Verse 16 and 17, if then I do what I will not to do and agree with the law that it is good, but now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. No? Nandun na naman yung dichotomy. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. So there's this parallel. From verse 14 to 17, it parallel, parang inulit lang ni Pablo doon sa 18 down to 20. Yung mga in dichotomy ng dalawang ito, na the law of God and the law of sin. Na ito, effective sa bawat Kristiyano. No? He uses the language that belongs to the contrast of the two structures of his eschatology, which is the old age and the new age. The law is spiritual. The law belongs to the Holy Spirit as a gift for the new age. Amen? So, yan yung biyaya ng banal na spirito sa ating buhay. Even the sin-revealing function of the law belongs to the new creation of the Spirit. Kaya nga may gamit talaga yung kautusan sa buhay Kristiyano. No, upang gabayan tayo. However, I am carnal, sold under sin, no? Under the sin revealing function of the law, Paul can only admit the presence of this age realities in him that's still in the flesh and sold under sin. No? Hindi nangangahulugan na carnal Christian si Pablo. No? Na ina-acknowledge lang ni Pablo yung realidad ng kasalanan sa buhay niya. Bagamat siya ay iniligtas na sa pagkakataong ito, isa nga siyang apostol. No? Okay, at marami pang contrast. No? Yung, ang point dito, the picture here is that the real struggle of Christian living out of the force of the new age while contending to the force of the old age. Yun yung may kita natin dyan. No? There's still real struggle between these two ages. Kasi nga, no, as a review on this, no? Kasi sa Hudyo, kaya nga nagulat ang shocking sa Hudyo yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, eh. Kasi sa kanila, yung eschatology, old age, pagdating ng Messiah, pak! Mawala yung old age, papalitan na new age. Ganun ang pananaw ng mga Pariseo. Pero anong nangyari? Ibang nangyari. Habang nasa old age tayo ng flesh, pumasok ang new age, pak, through the Lord Jesus Christ. No, through the age of grace, pumasok. Kaya, simultaneously, umiiral ito sa ating buhay ngayon. Kailan mawawala yung old age? When the Lord Jesus Christ comes back. That's what we call the consummation of the ages. No? We're still on what we call the age between the inaugural and the consummation. Nandun tayo sa pagitan ng dalawang age na ito. That's a real struggle. That's why we are experiencing struggle. Kasi pag dumating ng Panginoon, tayo kinuha na, nakatanggap na ng maluwalhating mga katawan, wala nang struggle sa kasalanan. Wala na yung presensya ng kasalanan. Wala na yung kanyang impluensya.
ito. Kasi nga, yung kapangyarihan ng kasalanan, wala na sa atin yun. Tinanggal na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Bagamat ang realidad na sa buhay natin, may impluensya pa rin. No, there's this temptation sa buhay natin. So there's this conflicting two laws, no? Na makikita natin, no? At admission of makikita natin yung sense nito, it refers to the law of God consistently but experienced differently. No, kay Pablo. And there's what we call the admission of defeat. No? Kasi sa sarili natin, hindi natin kaya ang struggle na to. Yung paikidigma na naranasan ng bawat Kristiyano. Kaya kailangan natin ng biyaya, no? Kaya nga dyan sa verse 25, napakagandang summary ng ni Pablo yan. I thank God through the Lord Jesus Christ. Kasi, bakit? Iniligtas siya. No? Sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, ang ating Panginoon. At mawawakasan ang struggle na ito pagdating ng Panginoon mismo. So ano yung mga makikita natin na application before I go to questions, no? So this provides textual basis for much of our dealing with Christian struggles with sin. So each one of us has this struggle. Iba yung naaadi ka sa kasalanan, no? Ibang usapan 'yon. No? Kasi pwede naman nating i-resist ang kasalanan eh. Habang may struggle ka sa kasalanan, we could resist that by God's grace. Amen? Tayo ay, dapat ay lumayo tayo dito. Flee from all the appearance of evil sa buhay natin. Hindi yung ibang usapan yung na-addict ka. Katulad ng isang addict, no? Na talagang hindi siya mabubuhay nang wala ito or isang manginginom. No, alcoholic. Na talagang araw-araw talagang yan ang ginagawa niyang tubig. So, hindi dapat ganun ang buhay Kristiyano. No? Spiritual growth and a deepening consciousness of sin are reciprocal. As we progress with our sanctification and discipleship, lalong lumalalim yung ating consciousness sa kasalanan. Tandaan natin yan, no? Yung struggle, yung tension. Kasi nga, imagine yung tag of war. Paano ka mananalo sa tag of war? Paano nga ba? Pag nahila mo yung a certain na di ba parang may namarkahan yung Brad, no? May namarkahan tapos may pag nakaabot yung markang yun doon sa boundary, talo. Ayan. So yun yung nangyayari sa atin as we progress with our sanctification, yung consciousness ng kasalanan mas tumitindi din. Kaya parang tagupwar yan. Siyempre, definitely hindi na tayo nasa Panginoon sa Kristo na tayo, hindi na tayo mananakaw pa ng Diablo, no? Pero yung ang tinutukoy din natin dito, yung karanasan natin bilang Kristiyano. There's indeed this deepening consciousness of sin. Isang ang theologian, sabi niya, as I know deeper on God, ay nakikita niya rin yung lalim ng kasalanan niya sa harapan ng Panginoon. No? Dapat maging ganun yung mindset natin. Now, beware, no? Beware of the error of sanctification theories that advocate relief from the sins, sense of sin, yung victorious life. Kumbaga, yung wala nang kasalanan talaga, puro victory na. Ha? Zero mo na, Brad, yung kasalanan. Wala yan, wala na yan. Sisiw na yan, no? So, zero yung kasalanan, puro victory. Pero, pag bandang huli, ay kita natin ay may mga kasalanan pala. Pansinin natin yung mga prominent preachers, no? Oh, isa na lang, Benny Hinn. Oh, victorious life. Yung mga victorious life preacher. Pero pagdating yan sa kanyang private life, iba yung nangyayari. No? Meron palang mga anomalies. There's these issues in life na makikita natin. Whether cheats, constant justice ang preacher, or pera. No? Meron palang mga ganung, pero ang pinipreach niya, victorious life. No? So, we reject that error in sanctification, no? The point is that spiritual maturity is ever accompanied by sensitivity to sin. So anong na binubunga ng kabanalan sa atin, we become more sensitive to sin. No? Ito'y nagbibigay sa atin ng intuition
or discernment. I think that's a more appropriate term, discernment, for us not to sin, and personal inadequacy of obedience. So we could have this deeper reliance to the Lord. We have this deep sense of sin, therefore, we must have this sense of reliance, deeper reliance to the Lord and to His grace. Yan yung dapat natin makita dito na realization. Number two, the imperatives of holiness must be insisted upon, but in the context of the realities of continuing sin. So we could encourage people to be holy, knowing that people have struggles in sin, no? Na sila ay mayroon pa rin mga pakikibaka sa kasalanan. Ayan po. Note the genius of Paul's autobiographical approach to the readers, to his own same himself. No? Si Pablo mismo yung ginawa niyang sarili niya yung object lesson sa text na ito, na siya mismo nakakaranas ng struggle sa kasalanan. And then the reality of sin in the life of a Christian must be owned with a sense of frustration and desire for deliverance. So sometimes we become frustrated, no? Kasi naiisip natin parang hindi victorious life, ah. Actually, yan dapat yung maging mindset natin. We sense of frustration and with a sense of this desire for deliverance. When? On the coming of the Lord Jesus Christ or when we die. Kaya nga ito, nagpapaigting din sa Kristiyano sa paghihintay sa Panginoon sa Kristo, sa kanyang muling pagdating. No, meron tayong sense of hastening or sense of urgency on our mindset on the coming of the Lord Jesus Christ because of the reality of the struggle of the indwelling sins in our lives. Okay? So yun talaga, kung ikaw ay may mga struggle sa kasalanan, Brad, ikaw ay normal na Kristiyano. No? Kailangan lang natin ng biyaya ng Diyos. No? Have this deepening sense of consciousness of sin that would bring us to more reliance to the Lord and sa kanyang biyaya sa atin as we anticipate His coming. Okay? So yan yung mga, of course, I cannot exegete much on these verses because of lack of time. No? However, we could answer some question here. So why doesn't Paul understand his own action? Or sometimes, gano'n, nabuhay Kristiyano. Paul doesn't understand his own action because he doesn't do the thing he wants. No, iba to dun sa kanta na ano ba yun, hindi ko magawa. No, iba yun, no? ibang context yun eh. Tayo kasi, nasa kalalagayan na isang Kristiyano. No, pero, pag in-apply na natin sa buhay natin yung nais natin ng kabanalan, sometimes hindi ganun yung nagiging nangyayari. He doesn't want to do the thing he wants, that is, to obey God's word. Instead, he does the very thing he hates, namely, the sin. No? There's indeed a struggle. Na hindi ito gawa ng, in fact, ang isang di mananampalataya, walang struggle sa kasalanan. Tama? Kasi nandun pa siya dun sa old age eh. Hindi naman siya, wala siya doon sa spiritual age eh. The new age eh. Nandun pa siya eh. So wala talagang sa isang hindi mananampalataya, walang struggle sa kasalanan. Pero tayong binalal ng Diyos, may struggle. No? Okay. What does Paul conclude from the fact that he does the opposite of what he wants? On verse 17, no? Paul concludes from the fact that he does the opposite of what he wants, that it is not him doing this, but the sin that indwells in him. No, yung kasalanan. Pero, ito ay responsibility pa rin natin ito. Hindi hiniwalay ni Pablo yung kasalanan na nananahan sa kanya, sa sarili niya, siya pa rin yun. No? Siya pa rin yun. Okay, number 3. Does this mean that Paul isn't responsible for what he does? Okay na nga, inunahan ko lang yung question, no? Of course, this doesn't mean that Paul isn't responsible when Paul says it is no longer him acting but the sin that dwell in him. No, ano yung sinasabi dito? He does not mean that he is not going to be held morally accountable for his action. After all, it's him acting. No? And Paul clearly states that all believers will give account to God.
Okay? Tayo pa rin magkakaroon ng pagsusulit sa Panginoon. His point in this passage is simply that sin dwells within him as an active hostile force. No, ito ay puwersa na patuloy na nananagana sa kanyang buhay, keeping him from doing the things which is godly, renewed, and God-given nature wants to do. Okay? So yan po. Number four, what does Paul have? What does he lack? Yan yung susunod na tanong. No? Paul has the desire to do what is good. No? Every Christians need to have a desire to do what is good, but lacks the ability to carry out. Yung pag nagkaroon na ng application sa kanya. No? Yung tayo minsan nagkakaproblema eh. Balak mong mag-online ano ngayon? Sunday school. Oh, so far, apat yung viewers ko. O, di ba? Meron kang desire sa isipan mo, pero yun nga, because of the sin dwelleth on us, ayan, ano nangyari? Po, apat lang yung viewers ko. O, di ba? Hindi naman parang yun ang viewers to, pero I think ngayon yung pinaka, ano, the least viewership, no? Apat. Apat tayo. Eh, brother, pamilya naman yan eh. Yun nga, ang point ko dito, hindi yung paramihan. No? Ang point ko, oh, nagplano ka na mag-Sunday school ngayon, then afterwards, after morning service, o ano nangyari nung in-apply mo na? Hindi. Hindi nangyari. Diba? Nagkaroon ng problema ng mga balakid. No? Yung temptation mo, yung sandicitis. Ah, si brother Ed, eh, mamaya ng hapon yan. Napapanoorin. May replay naman eh. Diba? Yun yung sinasabi ni Pablo dito sa verse 18. We have this lacking ability to carry it out. We desire to do good things to the Lord because that's our nature. No? Our very nature now is spiritual. No? But there's still sin that dwelleth in us, brought about by this old age. No? Hindi pa tayo nakakalusot dun sa lumang panahon. No? Ayan, yan tuloy yung bunga, apat lang. Mamaya magiging tatlo na lang 'to. Ayan. Pinomonitor ko, Brad eh. Mamaya, kanina tatlo lang eh, biglang nung sinabi kong ilan na? Apat. Apat na. Ayan, naging anim. Aba, praise the Lord. Amen. Nakasabi ko na nga ba eh. Ayan, naging anim na siya. Ayan, nakakatuwa. Medyo na-excite ako doon. Parang gusto kong extend. Number 5, what does Paul find to be a law that is a singular predictable pattern? Ayan, regarding the law, verse 21. No? Paul finds it to be a law that when he wants to do right, no, evil lies close at his hand. O, di ba? Parang yun yan, balik tayo dun sa elevator system, no? Gusto mong nasa 30th floor ka. O, pumunta. Yung bigat ng counterweight mo, pang 30th floor din. Iba yung kung sa second floor ka lang ano, mag-elevator. No, ground floor ka, second floor lang, no? Yung counterweight nun, hindi ganun kabigat. Pero kung gusto mo 30th floor ka, yung counterweight nun, ganun din. O, yan kaya nga, evil lies close at hand. In fact, even during worship service, no? Talagang nandyan yung mga kung kailan ka umaten ng church, siya kakainantok. Pansinin mo yan. Meron akong young people na ganyan eh. No? Pag bibisita ang sa church ng Sabado, ang sipag. Parang bukas sa bukas ang mata. No? Talagang sipag talaga eh. Pero pagdating na ng morning service, ayan na. O, parehong oras yun ah. Inoobserbahan, ba't kasi kapatid, pag Sabado, pag ibang araw ang sipag, pero pagdating ng Linggo, tulog. Sa preaching ni Pastor, kaya nga minsan conclusion na lang yung nakukuha. Di ba? Ito yung sinasabi ng verse 21. Kaya kailangan, magkaroon tayo ng deep sense of sinfulness, yung consciousness natin dito, brought about by the Spirit of God, of course, giving us discernment. May discernment tayo eh. Maa-alerto tayo, di ba? Ay, nako, naantok na ako. Ano nga ba yung ano ni Pastor? Yung kanyang second point. Diba? Meron tayong dapat na desire nandun, no? How would you summarize Paul's struggle in your own words? No? Of course, maraming pwedeng, ano, but a good summary is this, no? As someone who has been born again by the Holy Spirit is given a new nature. No, yung old nature natin, wala na yan eh. No, wala nang asong puti sa kaasong itim eh. Meron ka na lang ikaw na binago ng Panginoon. No?
given a new nature by God Himself. Paul longs to do what pleases God at all times. Siyempre, no? And all Christians should do that. Yet, because of sin still dwells in him, he often finds himself unable to do the good he wants to do. Ayan. Instead, he does the evil that he doesn't want to do. You see? Thus, Paul finds sin to be powerful, no, hostile. No, parang ano, katulad ng quarantine, no? Ano ba yung nagpabago ng lifestyle natin? Itong nangyaring COVID-19 na to, itong quarantine, no? Yung mga lakatsera sa atin, ewan ko lang kung tumagal, no? Hindi. All of us had been hostile, in a sense. Through this quarantine, ganun din yung ginagawa ng kasalanan sa ating buhay. That would serve as an active enemy that lives inside us, trying to take his will captive to do evil. This causes Paul to cry out to the Lord. So we really need the grace of the Lord on this constant struggle in Christian life. No? For deliverance. Hindi ito yung deliverance para maligtas si Pablo. No. Ligtas na si Pablo. Ang kailangan niya dito, yung continuing grace ng Panginoon na mapanginababawan niya yung pakikihamok sa kasalanan at in a sense, yung pagdating ng Panginoon. Paul is longing to the coming of the Lord Jesus Christ. Lalo na pag binasa natin yung Thessalonians, nandun yung exposition ni Pablo patungkol sa pagdating ng Panginoon. But in every writings of Paul, may kita natin yung eschatological mindset ni Pablo dito. That Paul is eyeing the coming of Christ. So we will be completely delivered just like us, no? In the presence of sin in our lives. And Paul is confident that he'll be delivered from sin by the Lord Jesus Christ himself through the continuing grace of the Lord and of course eventually ultimately on the coming of the Lord Jesus Christ. Okay? Okay, so ayan. So tapusin ko na to sa number 7, no? Can you identify, no, with this struggle? Of course, so every one of us should identify with Apostle Paul on this struggle of sin. So ito yung mga pwede nating gawin. Struggle in one another, in one way or another, because all true Christians have given a new nature by God. No? So if we have this new nature and there's this tension between the old age and the new age in our lives, no, in the presence of the indwelling sins in our lives, that delights to do His will, yet all of us are still have this sin dwelling within us, thus entices us to do evil. No, minsan tayo ay nagkakaroon pa ng tendency sa kasalanan. Okay? So yun yung makikita natin dyan. Okay, so I think we could have some questions now, no? Ayan, so hindi, dahil lang yung photo ops din tayo kahit papaano. Alright, so habang hinihintay natin yung if there are some questions, no? Sorry yung notification sa PM, no? Ino-off ko kasi yung PM ko kapag yung ating chat kapag ano, no? So kahit mag-PM ka sa akin na mag-PM, medyo minsan di ko matatanggap yan dahil naka-off. No? Kasi sometimes our broadcast will be problematic pag may mga pop-up ng mga ano, no? But here on our page, pwede natin siyang so far, wala Brad, no? Questions. So, pasadaan ko na rin yung mga tanong, no? What does this passage teach us about the nature of sin? Is this different from how we typically think about sin? So, yun yung may kita natin that sin is pervasive. Ibig sabihin, talagang sumasalakay ang kasalanan, eh. Pag hindi tayo watchful. No?
Nangyari nga doon sa mga apostoles, no? Sabi ng Panginoon, kayo'y magmasid at manalangin. Pero anong nangyari? Pagbalik ng Panginoon, tulog, tulonggis. Mga tulonggis yung ano, no? So, sin is pervasive. What else? Powerful. Makapangyarihan, hindi natin dapat iismuli ng kasalanan. Katulad na sinasabing ibang Kristiyano, ay, Brother Ed, napakatagal ko ng Kristiyano. Sisiyo na sa akin ang kasalanan. Yun, the fact na narinig ko yan, no, it expresses the pride of man. No? Na hindi dapat tayo dapat magpabanjing-banjing sa kasalanan because sin is powerful. It's an active force that still live in us as believers. So yun yung reality niyan. No? So yan, no? So we think about sin only in terms of specific sins. No, hindi lang yan yung ano yan. But if you look deeper, sin is actually an enemy of holiness, an enemy of discipleship. Because this lives within us, which we must actively resist with all our might. With the graces of the Lord, with the means that have provided to us to set as a God example, to follow God example, and to be an example also to others. And another is to teach one another. No, yan yung mga bagay na dapat nating makita. Okay, what should be our attitude? We should be alert, active, alert, worry, opposition. No, dapat maging handa tayo dito sa mga pakikibakan na ito, struggle towards sin. What else? We should recognize that sin is out to enslave our will. Yung ating mga naisin. No? Sin is there to enslave our will. And we must guard ourselves against it. No, yung, and then we should not be complacent. Yung complacency. Kumbaga off guard ka sa kasalanan. Brother, banal na ako kahit may maglakad na chicks dyan sa harapan ko. Hindi ako matitim. You become complacent. Yung apathy. Yung in terms naman yan ng yung apathy towards sin, no? So, dapat makita, o yung simpatsya, no? Simpati sa kasalanan, no? Iwasan din natin yan. Indulgence. Minsan nahuhook na tayo sa isang kasalanan na hindi natin namamalayan, no? Hindi ka nga nahook sa chicks, nahook ka naman sa pera, sa lapi. Minimizing its importance. So, dapat hindi natin iismol ang kasalanan, eh. Don't underestimate its danger, etc. etc. Okay? So, marami pa, but I would just have a roundup on this, on how to battle on this. Practical means to do it on a daily basis, confessing our sin to God. That's very important. No, every day in our lives, no? Sabi nga doon sa Lord's Prayer, no? Forgive us our debts as we forgive our debtors. Diba? It's a daily, on a daily basis. Bakit? Yung context ng panalangin na yun ay isa pang araw-araw natin pangangailangan. Hindi lang dun sa bread, daily bread, but also asking forgiveness to God. No, it's very important to battle the sin and pride in our lives. Binibuild up kasi ng kasalanan yan eh. Yung pride eh. Okay. Sige, anin ko na lang ito. Salamat, Brad. Pero mahalagang puntos kasi ito eh. Confessing to God that we hate our sin. Yung mindset towards sin, dapat mabago yan. Asking Him gracious enablement. Napakagandang bagay yan to overcome it. And of course, number 3, reading, studying, and meditating, and eventually memorizing the scripture. Yan, napakagandang mga pambattle niya ng enemy ng discipleship. And then what else? Regularly and wholeheartedly participating on church corporate worship. It's very important. Kaya nga mahalaga yung aspeto ng worship eh. No? Praying with God's people. No? Especially hearing God's word and being preached. Marami yan. Anyway, i-upload natin yan sa chat group mamaya. Number 5, seeking counsel and accountability to fellow believers. Very important also. And then number 6, confessing sins to trusted friends. No? Sometimes we need... Of course, kung ikaw ay married couple, your wife should know this sin. And asking for their help in overcoming them. At marami pang iba. Okay? So, yan yung ating pagwawakas. Yung iba dito, mga ano na lang, no? Mga dagdag na mga pag-aaral.
ito naman ang pag-aralan na natin to sa church discipline, yung Matthew chapter 18 regarding discipline. Now, of course, yung private personal one-on-one private confrontation, and then one or two witnesses, and then makita natin yung pag hindi pa rin bringing the matter to the whole church, no? So na-discuss na natin yan dati. Okay, medyo tinitingnan lang natin. Okay? So lahat ng mga ito ay i-upload natin yan sa mamaya sa ating chat group. Okay? I will be uploading this to the chat group. Okay? So Lord willing, we'll be ending up this lesson on discipleship next week, no? We'll have the end of discipleship. Ano yung katapusan ng discipleship? Meron palang katapusan ng discipleship, no? So, please read on Colossians 1:27-29 and 1 John chapter 3 verse 1-3. Okay? So, yan po. Yan po yung ating sana may itong pagtalakay na ito ay nagkaroon ng pagkatuto sa atin and reality of sin in our lives. Huwag natin simulin ito. Dapat magkaroon tayo ng deep consciousness nito at humingi tayo ng tulong sa Panginoon sa kanyang biyaya na to overcome sin and to progress in our sanctification. And one way that we could progress in our sanctification, to become a faithful disciple of the Lord Jesus Christ in terms of setting a godly example and teaching one another in the context of a local church. So importante talaga na tayo kabahagi ng local church. Okay? So sa umagang ito, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At in few minutes ay dadako na po tayo sa ating morning worship service dyan sa CBC Pasig. So magandang umaga po sa inyong lahat.